na sabaw. At ang aking naisip o naimbentong recipe ay sinabawang pakpak ng manok. Gagamit ako ng sibuyas, luya, bawang, paminta, asin, pampalasa, siling, maanghang, at saka pechay. Is this the Chinese pechay? So this is, guys, pechay. Masarap paghigop ng mainit na sabaw ngayon. Kaya mag-iimbento ako. Kagaling ko lang sa trabaho, guys. Trabaho ako ngayon. Araw na to ng Sabado. May nakalimutan pala ako. Ang gagamitin ko is pakpak ng manok. Ito kasi yung paborito kong parte ng manok. Kasi kung purong laman, walang taba. So, ito, mas gusto ko ito. Ito yung favorite part ng chicken. So, I have to cut it. Ako lang naman ang kakain. So, konti lang ang lulutuin ko. Ayan. Ayan. Habang inihiwa ko ito, guys, nagpapainit ako ng mantika. Pwede rin with the rice, pwede rin. Kaya purong sabaw at saka yung gulay, pwede rin. Ito ay hindi masyadong mahal, guys. Kayang-kaya ng budget natin. Sa panahon ngayon, kailangang magtipid. Kasi sa hirap ng buhay dahil sa pandemya, kaya yun, mag-isip tayo ng yung hindi magarbong pagkain, pero kumpleto sa bitamina at sustansya. So, ngayon guys, umpisahan ko na kung paano ko lulutuin ang aking sinabawang pakpak na manok with Chinese paksoy o pechay. Mainit na yung aking mantika. Ngayon, gigisa ko muna yung unang gigisahin ko is sibuyas. Thank you.
is garlic. Some garlic. Dapat hindi masunog para hindi mapait yung sabaw. Kasi yun yung ina-after natin yung masarap na sabaw. Maghigop tayo ng sabaw. Malamig guys ngayon dito. Sunod natin ang lagyan ng luya. Bango. Mabango siya. Luya. Kung natusta na yung bawang, pwede nang isunod yung lipat natin guys. Lipat natin na apoy. Lipat natin ng apoy. Kailangan kong ibaba yung camera. As usual. Isa lang ang gumagalaw. Ang kamay. Yung isa nakahawak ng camera. So, ayan. I think tostado na yung bawang. Tostado na yung bawang, guys. So next, we have to put now the chicken in. Lagyan na natin yung karne ng manok. Alam mo ba guys, the price of this amount of chicken meat is 2 euros. 2 euros. I bought it from a coffee shop. Because they are also selling fresh, different kind of meat. Tapos na natin guys. Wait natin matusta. This is possible, this recipe possible to eat with rice. So, don't worry about me. You have your own recipe? I have my from meatloaf. Meatloaf? Yes, yeah, because I miss this like tinola. Mm-hmm. And we need a hot soup for this kind of weather. It is very cold. Yeah, but straks moet ik dit weggooien, dat vind ik zonde. Yeah. We have again a separate pot with my hand. Kain niya guys is this one. Whitlock. This is whitlock. And he will fry also this powder carbonada. This is it. Pork. This one. He eat it with this. He will fry also.
skin para manuot yung lasa sa karne. What can I show you? Silipin natin, guys, yung sinabaw ang manok. Paksoy or pechay. Ayan. Kumukulo na siya. Ito ay natimplahan ko na, guys. Hindi ko na pinakita kung paano ko tinimplahan. But kayang-kaya niyan according to your taste. Lagyan ko ng asin at konting patis para malasa. Ayan, tamang-tama ang lasa. Ngayon, ilalagay ko na yung paksoy o pechay. Unahin natin yung tangkay. Ito yung tangkay, tinanggal ko. Siniparin ko yung tangkay ng pechay kasi unahin kong ilalagay ito. Medyo mas matigas kasi kaysa sa dahon. So, ngayon, ilalagay ko na yung tangkay ng pechay. Medyo brownish yung soup, yung sabaw niya, kasi nga tinoast ko yung manok para manunot yung kanyang lasa galing sa mga ricado natin. Lagyan ko rin ng dalawang sili. Ayan, medyo maanghang. Diba, masarap, guys, ang medyo maanghang pag ganitong nalang. Tayin nating maluto ng konti yung tangkay ng Chinese pechay bago natin ilagay yung dahon. Kasi madali lang yun. Tastes so good. Kuloyin natin. Pag kumulo na, saka natin ilagay yung dahon ng pechay. Ito na, luto na yung tangkay ng pechay. Ilalagay na natin yung dahon. Last but not the least. Na, luto na yung ating sinabawang manok with pechay o paksoy. You call it paksoy? Yeah. Paksoy. Ayan, pwede na, guys. Ang sarap. Ito na yung ng manok. Karne ng manok. Luto na yung ating sinabawang manok with, is this Chinese pechay? With pechay o
paksoy. We call it paksoy. Yeah. In Holland, we call it paksoy. We call this pechay. Ang maghigop ng sabaw. This is just a very simple recipe with this cold weather. You can do it at home, in your own kitchen also, para makahigop ng sabaw sa murang halaga. Bye-bye. I hope you like my video. See you again next vlog, cooking vlog. For all those just simple invented recipe from me. Okay guys, bye for now. Happy weekend.